Noong bago pa lang ako nag-o-opisina, isa sa paborito kong gawin kapag gusto kong magpahinga ay mag-Google Maps at masdan ng mga satellite images ng mga islands sa pinakadulo ng Pilipinas. Pakiramdam ko kasi noon, hindi ko sila mapupuntahan. Kaya naman ibang level ang galak ko nang ilang taon man ang lumipas, sa wakas, nakatungtong na rin ako dito sa Tawi-Tawi! Hey there, DP Traveler! We are Vince and Yosh. Kung pangarap mo rin makatravel sa Tawi-Tawi, isashare namin sa inyo kung paano magplano ng trip dito. Pero bago yan, please help us reach our goal na maka 100,000 subscribers this year. Subscribe na and tap the bell icon na rin para lagi kang updated kapag may new videos kami. Kung sa FB ka naman nanonood, give us a follow and share this video na rin. Ang Tawi-Tawi ay isa sa mga pinaka-remote na probinsya ng Pilipinas. Galing nga raw ang pangalan nito sa salitang Jawi or Jawi-Jawi, which means very far or napakalayo. Sa katunayan, mas malapit pa ito sa Borneo kaysa sa mainland Mindanao. Kaya visible din ang influence ng Malaysia and Indonesia dito. Binubuo ito ng napakaraming mga pulo sa pagitan ng Sulusi and Celebes Sea. Pero kabilang din ang mas malayo pang Turtle Islands and ang isla ng Mapun or Cagayan de Tawi-Tawi. Sa mga ito, pinakamalaki ang Tawi-Tawi Island ngunit nasa kalapit na Bongao Island ang capital town nito. Bongao Town din ang pinakamaraming residents. The vast majority ng mga locals ng Tawi-Tawi ay Muslim. Kaya bahagi ito ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito unang dumating ang Islam sa Pilipinas and ang oldest mosque sa bansa, ang Sheikh Karimul Makdum Mosque sa Simunul, ay nakatayo pa rin hanggang ngayon. Most residents ay kabilang sa sama group na binubuo ng iba-iba pang subgroups. Maraming languages ang spoken sa Tawi-Tawi but the majority speak Sinama. Pero dito sa Bongao, ang lingua franca o yung madalas gamitin ay Tausug. Pero madalas ay nakakaintindi at nakakapagsalita din naman ng Tagalog and English ang karamihan kaya't hindi mahirapan ng mga turista. Magkakalayo ang mga isla ng Tawi-Tawi pero sa video na to, magpo-focus tayo sa bayan ng Bongao and mga kalapit na isla. Ito yung parts ng probinsya na mas madaling puntahan para sa mga turista. Ang pangunahing paliparan sa lugar ay ang Tawi-Tawi Airport. Sa ngayon, walang direct flights mula Manila papunta rito, pero pwede kayong mag-connect sa Zamboanga City kung sa Cebu Pacific or Philippine Airlines kasasakay. Meron na rin Cotabato to Tawi-Tawi flights ang Philippine Airlines nakakabukas lang earlier this year. By the way, try to get a window seat. Ibang klase ang view mula sa eroplano. Kitang-kita ang iba't ibang magagandang islands. Simple and maliit lang ang airport. Paglabas namin sa arrival area, nakita namin ang tourist center na ito so dumaan muna kami para magtanong-tanong and mag-register. Shoutout pala kay Sir Edwin na na-meet namin and nag-asikasa sa amin doon. Sa labas ng airport, bubulagayin ka ng mga tricycle na pwedeng magatid sa'yo papunta sa town proper or sa kung saan hotel o resort ka man naka-check-in. Pero kung sa town center ka nakabook, ang pamasahe ay 150 pesos per person. Travel time is 15 to 20 minutes lang. Pwede nyo i-contact si Kuya Al and si Kuya Mark na naging driver namin. Malalaki ang mga tricycle dito sa Tawi-Tawi kaya't kasya kahit may mga maleta ka pang dala. Although may mga resorts sa iba't ibang beaches, pinaka-ideal magstay sa town proper mismo ng Bongao. Yung big concentration kasi ng mga pwedeng tuluyan at kainan ay nandito. That said, don't expect luxurious or 5-star accommodations ha. Very simple or basic lang usually ang mga establishments. Ang binook namin ay itong Racial's Place Hotel and Restaurant dahil ito ang pinaka-reputable and very strategic ang location. May mga malalapit na restaurants and mga maliliit na stores sa paligid. Sa totoo lang, medyo nahirapan kami i-contact sila kasi ang dami nilang numbers online and madalas ay hindi nagre-ring. Pero doon sila sumagot sa TM number nila below. Kung wala pa rin, pwede kayong mag-email sa racialspacehotel@yahoo.com. Mula dito, madali mong malilibot ang area kasi maraming tricycle ang nakaabang parati sa labas. We paid 2,000 pesos per night. Tatlo kami noon so medyo mas mahirap i-divide. Char! Sige na nga, compute ko na nga, 666 pesos yon per night.
Yung tour operator na binook namin na si Raja, may bed and breakfast din. Air-conditioned room daw ito with 5 double-decker beds and can accommodate up to 12 people. I say daw kasi hindi pa namin na-try ito. Sa Rachel's kasi kami nag-stay. For more hotel options, we'll be publishing a Tawi-Tawi travel guide on our website www.theporttraveler.net. I-link na lang din namin sa description ng video na to kapag ready na. Dito sa Bongao, habal-habal at tricycle ang pinaka-common na mode of transportation. Dahil kasama ko si Yosh and ang teammate namin si Asta ng ganito friend sa trip na to, mas pinili namin na mag-tricycle na lang. 20 pesos lang daw ang tricycle fare within the town proper. Pero nung nag-pandemic, medyo nag-iba. Sabi ng mga nakakausap naming locals, 30 to 35 pesos daw ang binabayad nila. And yun din ang sinisingil ng mga drivers. Kung gusto mong mag-tour sa town, pwede kang mangontrata ng tricycle for a day. Usually ay nasa 1,200 pesos to 2,000 pesos ito per tricycle. Good for up to 3 persons. Pero may ibang tricycle drivers naman na pumapayag sa 4 packs, kasama sa mga pwedeng puntahan ng Market, Badjao Village, and Budbonggao. Ito ulit yung number ni Kuya Al na naging driver namin noong nasa Tawi-Tawi kami. Pero kung gusto mo namang mabisita ang mga islands, need mong mag-rent ng bangka. Ang tatlong islands na kasama sa itinerary ay... Pero ang Panampangan Island ay may kalayuan, so heavily dependent ito sa weather ha. For small group tours, they often use a small dinghy called puppet dito sa Tawi-Tawi. Wala itong cutting or outrigger and wala rin itong bubong. So make sure na nasa waterproof bags ang mga valuables nyo just in case umulan. Which was exactly what we experienced on the way to Panampangan Island. Pero handa naman yung mga bangkero sa ganyan and may tarp naman na pwedeng gamitin. Kaunti pa lang ang tour operators na accredited kaya dito kami nag-book ng tour sa Layag Tawi-Tawi Tour Services. Narito ang boat rates nila. Pero boat ang mga ito ha, hindi per person. Note na separate ang tour guide fee na 1,200 pesos and lunch. Ito naman ang mga rates. For inquiries or to book, you may contact Layag via its Facebook page or message Raja at this number. Kung mapapansin mo, medyo may kamahalan ng island tours lalo na kung mag-isa or dalawa lang kayo. Halimbawa, if you wish to visit all three islands pero party of two lang kayo, each person would need to shell out 5,200 pesos. Pero kung group of 6 kayo, babagsak ito sa 2,283 pesos lang per person. So para makatipid, try mo maghanap and mag-join ng iba pang grupo para mas may kahati ka sa gastos. By the way, hindi pa kasama dyan ang entrance fee ng 100 pesos sa Sangay Shapu and ang renta ng sasakyan sa Simunol. Siguro iniisip mo parang may kamahalan. Yung pinaka nagpapamahal kasi dyan talaga ay yung Panampangan Island dahil masyado itong malayo. Halos 2 oras kasi ang biyahe papunta doon pero sulit naman yun. Ang Panampangan Island kasi ang may pinakamahabang sandbar sa Pilipinas. Pero if you need more help para makaipon, getsong nyo na tong lista. Isa itong mobile app na perfect partner mo kapag nagbabudget for a trip. Meron tong savings feature kung saan pwede mong i-challenge sa sarili mo na makaipon for your next travel. Just set your target date and gaano kadalas ka magtabi ng pera and every time na may savings ka, ilista mo lang. Mas mamomotivate ka mag-ipon and mas may inspire ka para sa next trip mo. You can download this sa App Store or Google Play Store. Ilalagay na rin namin ang download link sa description ng video na to, so click nyo na lang yun. I have a good news and not so good news. Unahin na natin ang good news. Malayo ang Tawi-Tawi sa kadalasang ruta ng mga bagyo na pumapasok sa Pilipinas. So that's one thing na hindi mo kailangan problemahin. Ang not so good news is, for most of the year, maulan dito lalong-lalo na from May to November.
It was May when we visited but we felt the unpredictability of the weather here. Mahigit 2 oras din na-delay yung flight namin papuntang Tawi-Tawi dahil sa low visibility because of the rain. And 2 days din kami hindi nakapaglibot dahil sa medyo malakas na pag-ulan. So just be flexible when making your itinerary and come up with a plan B just in case. Kung gustong makaiwas sa ulan, ang best time to visit ay January to April, which are the driest months. These are still relatively wetter compared to the other parts of the Philippines, but it is the driest season. Since we started posting about Tawi-Tawi on our social media channels, ito siguro ang pinakamadalas na tanong na nakuha namin. Many Pinoy still think that it is unsafe, while most online publications say that it is generally safe. Well, hindi kami security experts, so hindi ko masasagot to with absolute certainty or confidence. But I can say na during our entire stay in Tawi-Tawi, I never felt unsafe at any point. At our hotel and on the flight, there were a number of foreign travelers too. My teammates Josh and Asta had the same feeling. We all felt safe in Tawi-Tawi. And we would gladly return in a heartbeat. Need lang muna mag-ipon ulit kasi medyo mahal talaga yung boat tours. Hehe. That said, you are highly encouraged to coordinate and register with the local tourism office if you're visiting and hire a guide when island hopping. It's also worth mentioning that the people of Tawi-Tawi are some of the friendliest and most hospitable we've met. They've approached us when they felt we needed directions and yung mga nakakatabi namin sa karinderya try to explain to us kung ano yung mga snacks and paano kainin kahit na may language barrier. Sobrang na-appreciate talaga namin yung warmth ng mga locals dito. We'll save this for the part 2 of this video. Isayasayin namin ang mga tourist spots next time so be sure to subscribe to this channel and ring the bell para ma-notify ka when it's up. If you're watching on FB, don't forget to follow this page and help us reach 1 million followers dito sa Facebook. Thank you in advance mga Lodi! If you need more information about traveling around Tawi-Tawi, gagawa kami ng comprehensive travel guides with sample itineraries on our website, www.theporttraveler.net or check out the links in the description. Meron kayong tanong, shplok nyo lang sa comment section below or follow and message us on Instagram, TikTok, and Twitter. Just look for @theporttraveler_L. If you have a Spotify account or Apple Podcast app, follow and tune into the Port Traveler Podcast. Shoutout nga pala sa tour guide naming si Fad na nagsikaso sa amin nung nag-island hopping kami. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!